salita sa gawa, sa ating pagkulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoon na ating Diyos. Awaan tayo ng mga pangyarihan, Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming mga pangyarihan, umaisaloob nawa namin palagian ang mga galing si Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming matampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Ang magiliw na pangungusap ay nakaaakit ng maraming kaibigan, at ang matamis na pananalitay susuklian ng magandang sagot. Makipagbatian ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa sanlibo ang hihingan mo ng payo. Bago ka makipagkaibigan kaninuman, subukin mo muna siya at huwag mo siyang pagtitiwalaan agad, sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maaasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo, at ibubunyag pa niya ang pagkakagalit ninyo. Ano pa't lalabas kang kahiya-hiya? Meron din kaibigan kasalo-salo mo sa pagkain, ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan. Sa kasaganaan, didikit siya sa iyo na parang anino. Uutusan niya pati ang mga katulong mo, ngunit sa kasawi ay pababayaan kanya. Pagtataguan ka at di mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaaway at mag-ingat ka sa kaibigan. Ang matapat na kaibigay parang matibay na kuta. Pag nakatagpo ka ng tulad niya'y para kang nakahukay ng malaking kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan. Hindi siya matutumbasan ng gaano mang salapi. Ang matapat na kaibigay, parang gamot na nagbibigay buhay, at siya'y matatagpuan lamang ng mga may takot sa Panginoon. Ang may takot sa Panginoon, makatatagpo ng tapat na kaibigan, at ang mga kaibigan niya'y tulad niyang may takot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Pupurihin kita, Poon, ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Ingaingatan sa puso ko upang inuwi di malimot. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Buksan mo ang paningin ko at pagkat nananabik masdan, iyong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mo mapangapit, ako namay mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod.
sumusunod, buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Magsitayo po tayo lahat. Diyos na Jesucristo, sa ang salita'y totoo, kami ay pabanalin mo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong parayon si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng ilog Jordan. Muli siyang pinagkalimpungpunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Parisayong lumapit kay Jesus, ibig nilang masilo siya. Kaya't kanilang itinanong, naayon ba sa kaubusan na iwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na iwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng pag-iwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya nilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito iiwan ang lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kahit hindi na sila dalawa kundi isa, ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga lagad naman nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalun niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalun niya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Buhay pa ba ang mga anak ni Yahweh Shaddai? Purihin namin si Yahweh Shaddai. Kabahagi po na makita mo natin sa magandang pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos na ipinamahalin ko sa atin ang unang pagbasa na ipinahayag natin ngayon sa araw na ito tungkol sa mabuting kaibigan. Yun po ay mula sa aklat ni Propeta Sirach. Ang mabuting kaibigan at mabigat yung panyaya no? Sa pagsabi rito yun na ang mga may takot sa Panginoon nakatatagpo ng tapat na kaibigan at ang mga kaibigan niya tulad niyang may takot sa Panginoon. Wala akong duda na ang mga anak ni Yahweh Shaddai ay may takot kay Yahweh at Shaddai. Kaya tayo narito sa pagkat tayo ay merong banal na pagkatakot
kay Yahweh at sa Dai. Kaya tayo nagtitipon pag-araw ng Biyernes ay gawa ng ating banal na takot kay Yahweh at sa Dai. At bahagi yun na kung saan ay tayo nangyahanalin, maging mabuting kaibigan. Hindi ba pwede na tayo ay mga anak ni Yahweh sa dahil, pero masama tayo kaibigan. Hindi magkakasama ang may takot kay Yahweh sa dahil pagkatapos ay ituturing na masama kaibigan. At kung mapapansin po natin, ang ganda-ganda na ipinahayag ko sa atin sa aklat ni Propeta Isirak. Sapagat ito yung kaibigan, ito yung kayamanan para ka na raw nakatagpo ng kayamanan. Ito ay kayamanan na ng isang tao ang magkaroon ng isang mabuting kaibigan. Kaya ito yung bigyan na natin ng paninilay para po sa araw na ito, ang isang mabuting kaibigan at hindi isang itinuturing na manggagamit na kaibigan. So binahagi ko rito, very mapapansin ko natin ay particular na yung kaibigan daw na gagamitin ka lamang, gagamitin ang iyo kahit na ang iyong alipin, kahit na ang iyong katulong o utusan, gagamitin yung iyong mga resources. Pero kapag wala ka na rin kaibigan. Ito yung hamon na kung saan ay makita mo na, at tutusin po, bilang mga mananampalataya, ito yung panawagan, kasi sabagat na yung panahon na ito, ay ng tao ay naghahanap ng mabuting kaibigan. Hindi yung kaibigan na hinukonsinti mo sa kasamaan. Hindi po yun yung tunay na kaibigan. Kasi baka mamaya, kaibigan mo lang sapagkat kaibigan mo lamang sa kalokohan. Hindi. Yung kaibigan, hindi lamang sapagkat hindi ka iniiwanan. Ngunit yung kaibigan na ito yalin, hindi ka ipapahamak ng iyong kaibigan. Hindi dapat ito maging dahilan ng iyong kapahamakan at ng kapahamakan ng iyong kaibigan. At alam po natin, sa pangayon ay pinamamanig ng pong may kapal, na nagdudulot sa atin ang kapahamakan ni walang iba kundi ang kasalanan. Yun po yung maliwanag po yan na ipinamanhik sa lumang tipag. Kaya kahit na po sa Ipanghelo ngayon sa araw na ito, ay sinasabi na kung saan kahit na si Moises ay nagtanda na magkaroon ng diborsyo, gawa ng katigasan ng ulo ng tao, pero hindi ganun sa una. So, dapat ay ang kaibigan ay hindi nagmamatigas sa kasamaan. Dapat tayo ay tumatahak sa landas na ipinamanhik ng pungay. Kaya hayaan nyo na balikan natin ang mga pangungusap na ipinahayag po ni Propeta Sirak. Ang magiliw na pangungusap ay nakakaakit ng maraming kaibigan. At ang matamis na pananalita'y susuklian ng magagandang sagot. Makipagbatian ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa 1,000 ang hihingan mo ng payo. So, bahagi ho. Dahil ang tao daw, every time gusto ng tao na magkaroon ng kaibigan, no?
Pero ano sabi rito, no? Ana kalimitan, kaya tayo naging nag-aakit. Sapagkat, sabi nga rito, Ellen, ng matatamis na pananalita. Diba, gusto natin na tayo ay pinupuri. No? Gusto natin na mayroong kakampi. No? Yun ang kumisan ang inahanap ng tao, kaya tayo ay nagkakaroon ng kaibigan. No? Pero, bahagi yun, no? Ng sinasabi ni Propeta Isira, na bahagi yun, no? Talagang, kapag kaibigan mo yung isang tao, yun ang inahanap. Yung kakampi mo. Yung magsasalita sa iyo ng maganda. Ano? Yung pinupuri ka. Ano? Yun ang inahanap ng mga naghahanap ng kaibigan. Ano? Pero, paanyaya po ni Propeta Siraqueno, bago ka makipagkaibigan, kanino man, subukin mo muna siya. At huwag mo siyang pagtiwalaan agad sapagkat may mga kaibigan mapagsamantala na di mo maasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigan ho na magaling lamang mang bola, no? Pero hindi kanya sasamahan all along the way. No? Naging bahagi ho na kumisan, yun ang kasi ang hinahanap ng tao, ha? Ah, ito, kaibigan ko ito kasi kumakampi sa akin. Sabi ni Propeta Siraqueno, ha? Ah, magdaan-daan ka. Huh? Huh? Sabagat, yan ay ginagawa ng lahat ng tao. Kasi bakit? Kasi gusto niya lahat ay magkaroon ng maraming kaibigan. Huh? Kaya tayo, nagsasalita tayo ng maganda. Pero hindi ito nasusukat ang tunay na kaibigan. Ano pang sabi rito? May kaibigan hindi nagtatagal at naging kaaway mo at ibubunyag pa niya ang pagkakagaling ninyo. Ano pa lalabas pang kahiyahiya? So, iti-chismis ka. So, mag-ingat kayo sa mga kaibigan. Tini-chismis kayo. Hindi yung tunay na kaibigan. Kasi kapag talagang kaibigan mo, kung meron sa loob ninyo, ay sa'yo dapat pumunta yun. Hindi ka dapat ipagsasabi sa iba. Kahit na meron hindi kayo mapagkakaunawaan. Dapat, hindi yung dahilan para ipamalita ka sa iba. Hindi para ikaw ay siraan sa iba. Kaya bahagi yun na kung saan ay makita po natin. Ano pa ang sabi ni Propeta Sira? Mayroon din kaibigan kasalo-salo mo sa pagkain. Ngunit papabayaan ka sa oras ng kalipitan. Sa kasaganaan, didikit siya sa iyo na parang anino. Ibig sabihin, kung tawagin natin yun, isang gandikit. Kung makadikit, eh, parang anino. Ibig sabihin, kapag sinayo yung anino, hindi mo pwede, hindi makawala sa iyo. Anino eh. Pag sinayo mong anino mo na yan, aba, ibig sabihin, kahit na ikaw ay naroon, matutulog, naandun. Kahit na ikaw ay nasa CR, naandun din. Eh. Anino eh. You know? So, meron ganun, mga kaibigan na parang anino mo na. No? Kaya lang, sabi nga ito, uutusan niya pati ang mga katulong mo. Ngunit sa kasawi ay pababayaan ka niya. Pagtataguan ka at di mo na siya makikita. Ano? May mga kaibigan, sa ginawa lamang kasama. Ano? Sa ginawa mo lamang siya makikita. Sa dusa, siya ay nawawala. So, ano pa yung sabi na ipinayay ng mga kapasaklat ng Propeta Sira? Pangatlo, lumayo ka sa kaaway. Alam mo kumisan, may mga tao naghahanap ng kaaway. Maliwanag yung sinabi na yun, lumayo ka sa kaaway.
Kung nakita mo na yun ay kaaway mo, ba't ka pamumutay yan? Kaaway mo yan eh. No? Maliwanag po na ipinangayon ni Propeta Sira, galit sa iyo yan, ba't ka pa niyan pumunta? Galit sa iyo yan eh. Hindi sapagat para may pakita na ikaw ay mas magandang lalaki o magandang babae. Kaaway mo eh, inaaway ka eh. Kaya nung sabi ni Propeta Sira, lumayo ka sa kaaway. Well, yung nga pong bagong tipad, medyo mas mahigpit. Pero, maliwanag. Kahit na hindi mo siya itinuturing na kaaway, pero kapag ikaw itinuturing kanyang kaaway, ay maliwanag na sinabi, lumayo ka sa iyong kaaway. Ano pa rin sinabi? At mag-ingat ka sa kaibigan. Ang matapat na kaibigan ay parang matibay na kuta. Pag nakatagpo ka ng tulad niya, para kang nakahukay ng malaking kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan. Hindi siya matutumbasan ng gaano mga salapi. Ang matapat na kaibigan ay parang gamot na nagbibigay buhay. At siya'y matagpuan lamang ng mga may takot sa Panginoon. So bahagi yun ang kung saan ay makita po natin na yung hamon ay pinapaanyaya po sa atin ngayon ni Yahweh Sadai Elin, na ang mga anak ni Yahweh Sadai inawa ay maging mabuting kaibigan. No? Hindi po natin mayalis ang mga taong ayaw sa atin. Yan ay bahagi na kung tawagin po natin ay natural selection. Naturally, we select people according to our own grade or according to our own pamantayan. May kanya-kanya tayong pamantayan. Pero ang mahalaga ay alin, may pakita natin na tayo ay mga mabubuting kaibigan. At bahagi po sa nabanggit, maliwanag na alin. Ang tunay na kaibigan ni alin, mayroong may takot sa Diyos. No? Ang tunay na kaibigan ay mayroong may takot sa Diyos. Ibig rin yung sabihin noon, mag-ingat kayo sa mga kaibigan na walang takot sa Diyos. No? Mag-ingat kayo sa mga tao na walang takot sa Diyos. Dahil sa oras na walang silang takot sa Diyos, kung sa Diyos ka, hindi sila natatakot eh, sa inyo pa kaya. No? So, kaya yun yung isang maging maliwanag na pamantayan. Ang dapat ay kayo ay magkaroon ng malalim na takot sa Diyos. At maghanap kayo ng mga kaibigan na mayroon may takot sa Diyos. At alam natin ang mga anak ni Yahweh sa kanya ay mayroong takot sa Diyos. Pangalawa, ay pinamahayag po rito na kung saan ay makita po natin sa ating panginilay, ay pinamamanig po rito yalin na tinatawagan tayo ni Propeta Sira na lumayo tayo sa ating kaaway. Huwag tayo maganap ng kaaway. Huwag tayo maganap ng kaaway. Bagamat hindi natin kayang hawakan ang tao, hindi dapat tayo naghahanap ng kaaway. Kung mayroong pagkakataon na lumayo tayo sa kanila, lumayo tayo sa kanila. Kapag sa ina ang umaliwanag na paanyaya, huwag tayo maganap ng basag ulo. Ang hanapin natin ay kaibigan. Alam niyo, kumisan ito'y bahagi ng pagkilos kahit na sa mga bata. At sana po kumisan, yun din ang nadadala natin. Nadadala natin. Na alin, huwag natin kalimutan na ating hinahanap ay kaibigan. Kaya, kung makalalayo tayo sa mga kaaway natin, lumayo tayo sa mga kaaway natin. Pangatlo, ay hindi nang iiwan. Parang mag-asawa yan, Father, no? Sa hirap at ginawa ay para na rin ang asawa. No? Kailang iba rin ang iba lamang yung function ng mag-asawa. No?
Ito'y kaibigan nito. Kinakailang magkasama rin. Mahirap man. O maalawan ang buhay. Dapat palaging magkasama. Kasi bakit? Kaibigan. No? Kaibigan. Yun ang magiging karamay mo sa pagtahak natin sa daigdig na ito. At ito yung iniwanan ko po sa inyo na maging bahagyo ng ating pag-inilay. Para po sa araw na ito. Sabagat nais ng Diyos, nais ni Yahweh sa tayo na ang kanyang mga anak, tayo, sabi na natin eh, tayo itinuring ng Diyos. Hindi na alipin, ngunit inuring tayo ni Yahweh sa tayo bilang mga kaibigan. Asa na magkaroon tayo ng tatlong karakteristik na binahagi ho natin. At makita ho natin, ipakita natin sa mundong ating ginagalawan. Na, no, kasi kumisan makita po natin, nakalungkot isipin, no, na sabi nga natin ay mga anak ni Yahweh sa tayo. No? Pero hindi siya mabuting kaibigan. Sana po ay makita ho natin magkadikit ang tunay na may takot kay Yahweh sa tayo at ang mabuting kaibigan. Idalangin natin, Panginoon, turuan mo ako na maging mabuting kaibigan. Bakit pa si Jesus naging mabuting? Bakit pa ang ating Diyos ay maging mabuting kaibigan? Bakit? Sabagat ang si Yahweh sa tayo ay binigay niya ang kanyang buntong na anak para sa atin. Sinamahan niya tayo, no? At patuloy na tayong sinasamahan sa hirap at ginawa. No? Sa hirap at ginawa, hindi niya tayo nakakalimutan. Palagi niya tayong kasama. No? At palagi niyang pinalalahanan sa atin nalin ang banal na pagkatakot sa Diyos. Yan ay pinakita niya sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. At yan ang Diyos na nagnanais na tayo ay samahan kahit na dito sa lupa. Saan? Ay, lalo na ho, dito. Sa banal na salita at sa banal na Eucharistia. Kasama natin siya. Kumisan tayo lang ang nag-iisip na iniiwanan tayo ng Diyos. Kung tutusin na hindi nga natin, hindi nga tayo iniiwanan ng Diyos. Tayo ang nangiiwan sa Diyos. Pero ang Diyos, kasakasama palagi natin sa hirap at ginawa. At ito po yung panalangin natin ng mga anak ni Yahweh sa dayo ay tunay na maging mabuting kaibigan at magkaroon tayo ng maraming kaibigan na may takot kay Yahweh El Shaddai.
kalugtan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pagkain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sabihin niyang banal. Ama naming lumika sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang upang ikaw ay aming paglingkuran. Hiniling namin naway mapakinabangan ng aming inihain sa iyong karangalan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo naming pagkinalukod mong sa kanya baguhin mabuti ang lahat at sa pamagitan niya aming tinatanghal ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap kahit na siya hindi na iba sa iyo minabuti niyang maging hindi rin na iba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo nung hiyain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong hindi nangalan siya at iyong tinampok upang sa lahat si Manguna ngayon ay lahat ng sa kanya ay nakikiisa at talagang nagkakamit na iyong buhay na ligad at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel sisiawit na papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Salamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang apunan, inawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sikap ang papatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Jesus,
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami uminarapal na kumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo na bukod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingabin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis ni Benaventura at ang Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagindapati kami lahat ng makasalo sa iyong buhay na unang wakas. Kaysa ng mahal na Bering Maria na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo. Ni San Martin at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa nararangal mo. Sa magitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ng Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng panangagpapuray sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Upang tayo maturuan kung paano ang maging isang mabuting kaibigan. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Kung ngayon mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasal. Magkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mawapalat ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.